ang dami nating natatanggap na tanong tungkol dito sa kadiring topic na to. Paano ba daw ito maiiwasan? Ano ba daw yung causes nito? Meron akong solution na mag-work para sa lahat ng aso. Pause up, mga tropa peeps! Meron na naman tayong isang bagong LC vlog. Ano ba yung pagkain ng dumi ng aso? Ang tawag dito ay coprophagia. Ano ba yung mga types ng coprophagia? Yung aso, kinakain niya yung sarili niyang pupo. Ito ay ang pagkain ng aso ng pupo ng isa pang aso. Kinakain ng aso yung pupo ng pusa, kambing, manok. Pablo, daddy's home! Daddy's home, tas ayan! Dumidila siya! Hindi mo alam, kakakain niya lang ng pupo! Ew, kadiri. Kadiri, no, bebe na. Kadiri. Buti na lang, yung mga aso ko ay hindi ganun. Bago tayo pumunta sa behavior problems ng mga aso, pwede ito kasing medical problem. Pwede itong health problem. May mga aso na kumakain ng pupo kasi kulang na kulang sila sa nutrients nila. Yung dog food na binibigay mo, yung diet niya is a bad diet. Kaya very important na pumili ng tamang pagkain ng aso nyo. Kagaya ng mga aso ko, diba? Nutri chunks yung ginagamit nila. Nag-iingay ba yung mga aso mo kapag oras ng pagkain? Talo ng talo, nagiging magulo, hindi mo makontrol, nakaka-stress. Papakita namin sa inyo kung ano ang dapat gawin kapag yung mga aso nyo ay makulit sa oras ng pagkain. Subscribe sa YouTube channel Lestre Zapanta. Wala akong kaproblema-problema kasi alam ko lahat ng sustansya, lahat ng nutrients nakukuha nila. Kaya hindi ako nangangamba na magkaroon sila ng coprophagia. Pumunta naman tayo sa behavior. Madaming reasons na pwedeng magka-coprophagia yung aso mo dahil sa pag-uugali. Merong isang reason na makikita mo yung mga nanganganak na mommy na dog, kinakain nila yung poop ng puppies nila to clean up. That's normal. Pero kapag katapos na siyempre nilang mga anak, tapos nakakapupo na yung aso nila, it's not normal na nakainin nila. Mimicking behavior. Nakita niya yung isang aso kumakain ng pupo, so imimimik niya. Yung amoy ng pupo para sa aso, na-attract sila dyan. Hindi yung kagaya natin, yung pang-amoyin natin na parang, ay pupo mabahog. Most likely, ito yung nangyayari dun sa aso nyo. Boredom. Anxiety. Boredom. Ibig sabihin, bored na bored yung aso mo. Halimbawa, nasa cage lang siya, wala siyang routine kung kailan siya magpupupo, wala siyang magawa, nilaro niya yung pupo niya, kinain niya, hanggang naging habit niya na lang yon. Meron pang isang matinding rason na hindi mo aakalain na possible pala, yun ang reason kung bakit kumakain ng poop yung aso mo. Nagpupo yung aso mo. Tapos nagbigay ka ng malaking reaction. Nagalit ka. Kagaya nung ibang sinasabi na ingud-ngud mo daw yung mukha ng aso mo dun sa pupo. Pinagalitan mo siya ng todo. Ang nangyari sa utak ng aso, kailangan mawala yung pupo dun. Kasi napapagalitan siya kapag may pupo dun. Hindi niya nag-gets na hindi dun pwedeng magpupo. But ang naintindihan niya ay kailangan mawala yung pupo dun. So ang gagawin niya, hindi naman niya pwedeng dakutin ng paa. So kakainin niya na lang para mawala. Hindi ko ma-imagine, nakita niya naman yung mga aso ko kung humalik. Dito po, dito po. Alis lips to lips. Sino ang nagngat-ngat ng tunnel ko? Kilala mo? Sino ang nagngat-ngat ng tunnel? Dila-dila ka dyan. Subscribe sa YouTube channel Lestre Zapanta. Ba't ganyan yung amoy ng bibig mo? Sige, tapos na tayo dyan. Ang isipin natin ngayon ay kung paano ba sosolusyonan itong coprophagia. First and foremost, visit your vet to have your dogs checked up. Baka naman may problema talaga siya sa health. Kung wala naman siyang problema sa health, then ito na yung mga susunod yung pwedeng gawin. Kung sinabi naman ng vets na okay yung aso nyo at wala talagang problema sa health, ito na yung mga possible na pwede nyong gawin. Bigyan nyo ng magandang diet yung aso mo. Wala na siyang hahanapin dun sa pupo niya. Tsaka nadadigest talaga nila. Very important na pumili kayo ng tamang dog food. Merong mga nagsasabi na lagyan mo daw ng something na pangit yung amoy para hindi na amuyin ng aso mo at iwanan na. That might work for some dogs but it doesn't necessarily mean it would work for all dogs. Meron akong solution na mag-work para sa lahat ng aso. Yung boredom and anxiety might cause yung pag-eat ng pupo. So, you need to make sure na your dog will have enough exercise. Kung kinakage mo yung aso mo, you need to make sure na your dog will have enough exercise para after na magpupo,
di ba, kung nag-exercise din siya sa labas, magpupo siya, wala na siyang energy na maging interested dun sa pupo na yon. Lalakad ko ngayon siya using gabay. Ano nga ba ang gabay? Ang gabay ay isang uri ng sleep leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ. Pwede kayong umorder ng gabay sa aking website www.lestresapanta.com/shop. So nakikita nyo paano na ngayon siya maglakad. Subscribe sa YouTube channel Lestre Zapanta. Housebreaking, potty training, kasama yan dito. Gusto mo, bigyan ng routine yung aso mo dun sa pagpupo. Halimbawa, kagaya ko, pagkagising ko sa umaga, yung mga aso ko, ang unang gagawin ng mga aso ko, ilalabas ko yung mga yan. Tapos, pagkatapos ko silang ilabas, magpupupo sila. Ano ba yan? Ang ingay-ingay? Ano ba? Ng puyat ako eh. Nandun ako, nakaguide ako kung okay, nagpupo na tong isa. Tapos medyo aamuyin nila, dito pala ako nagpupo, tapos lalayo sila. That's okay. Para naman mag-guide mo yung mga aso mo na after magpupo, dapat hindi mo gagalawin yung pupo mo. If I see them na masyadong intense and interesado sila dun sa pupo, I will make a sound. Hey! I will snap them out from their curiosity dun sa pupo. I would guide them to move away. Okay, gagabayan ko sila palayo. Kailangan may routine ka. Tapos kung i-cage mo man yung aso mo, you need to make sure na nakapagpupo na siya. Kasi kapag hindi, kung sa cage lang siya magpupupo and wala rin lang siyang gagawin, I'm telling you, malamang sa malamang, lalaruin niya ng lalaruin yung pupo niya. Alam nyo, yung mga aso, totoo lang, kung nasa cage sila, ayaw nilang magpupo sa cage. Ayaw nilang isoil yung ano nila, yung tulugan nila. Napipilitan na lang sila, hindi sila makakapagpigil na kasi ang tagal nilang nasa loob ng cage. So, kinailangan na nilang magpupo. Wala rin naman naglinis agad. Tapos, nagka-interest sila, lalaruin nila, kainin nila. Then, na-force lang sila to do it. But, kaninong kasalanan yon? Siyempre, hindi sa kanila. Ikaw man, ilagay kita sa isang lugar na wala kang choice at napupupo ka na. Malamang napupupo ka na. Ang hirap sabihin ito. Napupupo ka na. Baka pati sa bus mapupo. Diba? So, give your dogs the routine para kung kailan siya magpupupo, saan siya magpupupo. Yun, yung talagang mag-work para sa lahat. And kasama nun, etong sasabihin ko. Kung naglalakad kayo sa labas, hinayaan nyo rin yung aso nyo na mag-amoy kung saan-saan, tapos sakto, may pupo ng manok, may pupo ng pusa, naging interested sila, kinain na agad yung pupo ng pusa, then, yun ay problema. That's the reason why hindi ko ina-allow yung mga aso ko to sniff the ground kapag naglalakad kami. Kung sa park, yes, I will allow them, but nandun pa rin ako to supervise kung nagkakaroon sila ng sobrang intention dun sa ground. May pupo ng ibang aso doon, ibang pusa doon, ibang animal doon na gusto nilang tikman. Ayaw ko ng ganon. My dogs are behave, pero hindi ito out of luck. Ano ka? Mamaya bang matalino ka? Alam mo na? Ha? Walang ganon na 5 minutes. Alam mo naman, di ba, na dito sa dog training, walang magic. Ano ba? Subscribe sa YouTube channel Lestre Zapanta. If ilagay ko lang si Pablo Papi siya sa cage, tapos hindi ko nalinis agad, malamang sa malamang, lalaruin niya rin yung pupo niya hanggang matikman niya na, hanggang magustuhan niya na. It's based on you training them. Dapat talaga, meron kang time to spend with your dogs, lalo na kung may coprophagia yung aso mo. Hindi lang to para sa mga dog owners na may coprophagia na case. Para to sa lahat ng dog owners na naglalakad ng aso and lumalabas. Pick up after your dog. Linisin nyo. Linisin nyo. Nagpupo na nga yung aso nyo eh. Kahit sa bakuran ko, nagpupo na yung aso nyo eh. Alam nga namang iwan ko pa dyan yung pupo. You are giving your dog the chance to be interested to that scent, the scent of the poop. So, gusto mo, pag nakita mo, okay, nandito ako sa umaga, pinalabas ko yung mga aso ko, nagpupo, okay, kuha ko ng dustpan. Kapag hindi mo ginawa, aabot ka dun sa point na magkaka-coprophagia pa yung aso mo, and then mas mahihirapan kang isolve yung problema. Because when you are solving coprophagia, you need time, and you need to do it repetitively. Tandaan nyo yung tips namin sa inyo para ma-solve nyo yung poop eating dogs din nyo. Okay, medyo, pasensya na, medyo kadiri talaga yung, ano, yung topic.
Pero, ang problema kasi, kapag hindi natin ito diniscuss, and hindi ko kayo nabigyan ng tips, tapos yung aso nyo, kain pa rin ng kain ng poop ng kung ano-ano, eventually, magkaka-health problem din sila. And ayaw kong mangyari yon sa mga aso ninyo. Like kayo and follow sa Facebook and Instagram, The Pinoy Dog Whisperer, and subscribe sa YouTube channel, Lestres Zapanta.